Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa mga bagong oportunidad na hatid at inihatid ng araw na ito. Salamat sa lahat ng solusyon na daladala ng araw na ito. Panginoon, alam kong alam mo ang lahat. Alam mo ang lahat, kasama ang future, Lord. Kaya kami ay nagtitiwala at magtitiwala at ipagkakatiwala namin ang aming bukas sa inyo, Panginoon. Panginoon, dasal po namin na kayo na po ang mag-provide ng aming mga pangangailangan. Kayo na po ang magbigay ng aming kailangan. Kayo na po ang magbigay ng solusyon sa aming kinakaharap na problema. Alam po namin na ang bawat lumapit sa inyo ay hindi mabibigo. Kaya Panginoon, be our provider, be our giver, be our blessings giver. Panginoon, mas kilala niyo po kami kaysa mas kilala po namin ang aming mga sarili. And Lord, we know that you are already there beside us when we were born. Kaya Panginoon, alam po namin na alam mo kung ano ang makakabuti sa amin. Alam mo kung ano ang magpapaganda sa aming mga buhay. We know that you know better, God. Ang dasal na ito, Lord, ay isang pagsuko. Ibinibigay na po namin sa inyo lahat. Dahil alam namin na ikaw ang nagplano ng lahat at alam namin na kasama ang aming buhay sa inyong plano. Lord, ikaw na ang bahalang mag-ayos ng lahat ng magulo na bahagi ng aming buhay. Hinihiling ko po sa inyo na pasukin niyo po ang aming mga buhay. Panginoon, ikaw na rin ang mag-provide ng kapayapaan sa aming mga relasyon, sa aming mga mahal sa buhay, na bahagi na ang mga tampuhan. Bigyan niyo kami ng puso na nakakaintindi at nagpapatawad. At ang aming bayan, Panginoon, kayo na rin po ang bahalang magbigay ng mga bagay na kailangan ng aming bansa tulad ng kapayapaan at paggaling. Pakituloy-tuloy, Lord, ang provision ng blessing sa aming bansa at sa aming mga kababayan, dito sa aming bayan at sa ibang bayan, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming i-guide, dahil patuloy po kaming maniniwala at magtitiwala sa inyo, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Here, Almighty God, our Heavenly Father, look upon us gracious as we wait at your feet. Receive our thanks for the goodness of another night and accept this consecration of our lives to you for another day. We are your own children and we will trust you for all that our lives need. We will strive to obey you. We shall need your grace in order to do your will. And we ask you to give us grace that we may be faithful and dutiful children. Enable us to do our simplest task for you as carefully as if they were the largest and the most sacred ministries that mortal is ever set to do. May we find our Father's business in our household work, in our school's duties, in our play and recreation, in the affairs of our common occupation. May we learn to do all in the name of the Lord Jesus and for Him. All around us are those who need kindnesses which we can render. May you give us so much over the Spirit Jesus that we shall go about doing good all day, even while engaged at your ordinary work. May we be so filled with divine love that we shall give help and cheer to all we meet by our cheerful manner, by our encouraging words, and by our thoughtful kindnesses. May your wayside ministry as we move along at our work be a ministry and continual blessing. Draw us now near to you and give us the touch of your hand before we go out. If we should never all come together again as a family, if death should call any of us home before the nightfall, let us not be separated in the heavenly home. Let us not fall by the way into
to innocent, mercifully preserve us from all evil, and may grace, mercy, and peace be with us all forever. Amen. It's commended in all the Bible as a duty. We are never exhorted to be weak. God is very patient with weakness, but He would have it brought to Him, and then it becomes strength. Paul exhorts us here to be strong in the Lord. Life is not easy for us. All its best things have to be won in a struggle. Only he that overcome can receive the reward. It is a comfort to us to know that He in whose name we are to be strong in the Mighty One. He overcame the world, and thus is able to help us in our own battles. No one ever can be defeated who has Christ for his friend and helper. Those who would enter the battle must put on the whole armor of God. They must not only fight, but must also stand in defense with a shield. And oftentimes, it is harder to stand to fight if we would be strong. We must be true and must keep right with God. Apart from Christ, we can do nothing. In Christ, we can do all things.